Hi guys, good morning. Time check natin is 1:43 a.m. Tuesday. So dahil alas 5 tayo kumain sa bahay, ang ginawa ko, nagbaon na lang ako kasi nagugutom ako pag ganitong oras, madaling araw. Nagugutom ako eh. So sabi ko kailangan ko ng magbaon. Hindi kasi ako nagluto yung binabaon ko dati na pancake. So, ngayon, nagbaon ako ng kanin at saka yung ulam. Yung tortang talong, at saka yung ginatan na tulingan. So, ito, kakain tayo. Kasi, nasa duty tayo. Panggabi na naman tayo lagi. Okay lang yan. Basta hindi tayo magutom. Natatakot kasi ako bumaba. Kahit gusto kong magkape, madilim. Wala akong kasamang bumaba. Kasi yung dada nitong alaga ko nasa taas na tulog na. So, ako na lang. Inaantay ko na lang sila pag umaga. Bago ako baba. Natatakot kasi ako guys. O, diba? Lamon lang. Hindi na yan kain. Lamon na talaga. Pag ganitong oras kasi guys, nagugutom ako. So, gusto ko sana magkape lang. Para iwas naman sugar tayo. Masyadong mataas ang BS natin eh. So, kailangan nating bawas-bawasan konti. Oh, ayan. Lamon pa. Sige. Subo lang ng subo. Enjoy eating. Oh. Tapos pagkatapos natin kumain guys, upo na naman tayo. Mag-Facebook na naman tayo buong araw. Ay buong gabi pala. Antayin na lang natin na magliwanag ng umaga. Lalo ngayon, papagising yung alaga ko, alas 9 daw ng umaga. Hindi daw maaga. Eh, maaga ang gising ng alaga ko eh. O, diba? Yung alagang alaga ko, yung anak ng ibang tao. Yung ako yung nagpaalaga. Kinawawa yung anak ko, saklap, no? Kaya ingat-ingat po tayo sa pagpapaalaga ng anak natin. Tulad ng naranasan ng anak ko, hindi ko akalain na ganun palang ginagawa sa kanya. Mahirap magpaalaga, guys. Kasi hindi mo alam kung pinapakain ba talaga siya, pinapatulog ng maayos. Diba? Samantalang yung anak ng iba, alagang-alaga ka ni isang lamok, hindi mo pwedeng padapuan. Samantalang yung anak mo, pinapatulog lang kung saan-saan, hindi pa pinapakain. O, diba? Grabe ka. Pero sige lang, Diyos ang bahala sa'yo. Sige, kain lang ng kain. Hanggang sa maubos yan, pero alam ko hindi ko to kaya ubusin eh. Kasi masyadong madami. Eh, hinay-hinay tayo sa kanin para, para naman bumaba yung BS natin. Oh. Mahirap na. Lalong pataas ng pataas na eh. Ayoko pa naman mag-insulin. Oh. Ang kape, nakaka-hyper din yan, pero kailangan yun. Kasi pag gatas ang iinumin, lalo akong aantukin, eh bawal naman tulugan yung alaga ba? Hanggang umaga na eh, nakakailip ako, alas 7 ng umaga. Kasi talagang hindi ko na kaya eh. Tapos pag-uwi ng bahay, isang oras lang din naman ng tulog, diba? Ang hirap. Pero tiis lang. Kailangan talaga eh. Hirap nga humanap ng pera eh. Anyway, since kumakain naman tayo, magkwento na lang ako sa inyo. Kwentong tupo-tupo ba? O, diba? O, naka-cute text pa yung kamay ko dyan. No? Saan ka pa? Ay, naku. Ginagawa ko lang kasi dito sa trabaho, guys. May oras kasi yung feeding ng alaga ko. May oras yung pagpalit ng pampers niya.
So pag wala akong ginagawa, nanonood ako ng mga ghost hunter sa Pilipinas. Ngayon, kasi gusto ko mag-ghost hunter din. Kasi yung iba is scripted daw. So, pag alam ko na medyo ano na, nagbabasa kasi ako ng mga comments bago ako manood. Kung scripted ba yun or hindi. O, diba? Sige, lamon pa. Hanggat kaya pa. Kain lang ng kain. Ang problema, pag wala nang makain. O, diba? Guys, may kwento ako sa'yo. Mga taong mga pakialam, mayroon ba sa buhay? Ay, naku. Wag na nga lang. Baka mamaritesan pa tayo. Eh, tulog yung alaga ko. Tinitingnan ko. Baka mamaya nilalamok siya. Diba? Ganun mag-alaga dapat. Hindi yung ginawa doon sa anak ko na pinabayaan. Lahat ng baon niya, hindi pala pinapakain. O, diba? Samantalang tong alaga ko, hindi ako mapakali pag hindi ko mapakain ng maayos. Iniisip ko yung anak ko, kumain na ba yun? Magtatanong ako, sasabihin, busog, kumain. Yun pala, hindi pinapakain. Saklap, besh. Karma din nung pabalik sa'yo ba? Hayaan na lang kita, di bale. Okay naman na siya ngayon. Sige pa, subo pa. Kaya pa. Pero di ko talaga kayang ubusin yung kanin kasi masyadong madami yung dinala ko. Dati naman kasi ang pinabaon ko lang talaga pancake. Gumagawa ako niyan ng alas hapon. Gumagawa ako ng pancake. Yun ang binabaon ko dito sa trabaho. Kasi talagang nagugutom ako ng madaling araw. Lalo pag hapon ako kumain, di na ako kakain. Papasok na ako sa trabaho 10:30 ng gabi. Oh, pag kumain ako ng alas 3 ng hapon o alas 4, wala nang kain-kain yan. Pasok na. So, nagugutom ako ng maaga. Oh, sige, mukbang-mukbang pa. Mukbang. Lamon. Hindi na kain. Lamon yan. Sige, subok mo pa. Oh, see? Hindi ka na makagalaw dahil busog ka na. Oh, inom tubig. Baka mabulunan. Kaya pa. Oh, sige. Gur, 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 gur. Sige, damihan mo pa. Oh, diba? Ganun. Kailangan din nating uminom ng madaming tubig. Para panglinis din yan. Kailangan nating umihi ng madami. Oh, diba? At saka pag mataas talaga ang BS, madaming iniinom na tubig yan. Laging uhaw ba? Kaya, dati hindi ako umiinom ng malamig. Ngayon, umiinom na ako ng malamig kasi sobrang init. Parang ano, nasusunog ka na na-open ka sa init dito. Sobrang init ng Saudi. Kaya, yun. Nire-ref ko lahat ng mga tubig para malamig inumin. Lalo pag galing ka sa labas. Diyos ko. Pero sige lang. Kasi ngayon lang naman yan. Nagpapalaki kasi yun ng tiyan eh. Pag lagi kang umiinom ng tubig. O ayan, tapos na. May tira pang kanin. Bibigay ko na lang doon sa isang Pinay paggising niya bukas ng umaga. Pati ulam, madami pa. Yung talong na may itlog.